Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hello, Tutor Lea. Magandang hapon. Hello, Tutor Edwin. Webes na naman at narinito na naman tayo sa ating inaabangan na online tutor. Ayun, Lee, ako po pala si... Yes, Tutor Lea. Tutor Edwin. Ayan. So, ang saya-saya natin, no? Muli na is yes. Magpakilala. Ako si Tutor Lea or Tutor Lea mula sa Schools Division Office of Olongapo City. Tutor Ed? At ako naman po si Tutor Edwin mula sa Division ng Butuan City na magiging hashtag JKK ninyo o gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang inyong kapupulutan ng aral. At welcome sa ating Araling Panlipunan 10 sa ating itulay session sa hapon pong ito. Ayan. So, iba talaga ang introduction ni Sir Edwin, ni Tutor Edwin, no? Talagang tumatatak sa puso at isipan. So, tayo ay nasa ikatlong markahan pa rin at malapit na tayong matapos. Pero, ngayon, week 7 muna tayo. At ito ay patungkol sa mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. Tutor Ed? Ayan. So, we are now on our quarter 3 or week 7. At before tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko ang lahat na ihanda ang mga sumusunod. Una, ang ating self-learning module. Pangalawa, ang ating mga panulat. Meron tayong ballpen o lapis. At saka sulatang papel. And of course, yung ating quiz notebook or AP notebook. At binabati namin ang lahat ng ating mga online learners na nakatutok sa ating online tutorial session sa hapon pong ito. At we have our online learners. We have Rochelle. Ayan, medyo mabilis yung transition ng ating mga online learners. We have Micah Rain C. Campos. Good afternoon po, watching here from Quirino National High School, Quirino Isabela Grade 10 Curriculum, Grade 10 Athena. Ayan, we have also Gillian Ibanez Manuel. Sabi niya, good afternoon po, watching from San Mariano National High School, SDO Isabela. And grade 10 matapat subject teacher niya, si Ma'am Rosalinda Gatan Advisor, si Ma'am Charibel Glutang Labayugan. Thank you. Magandang hapon sa lahat ng mga online learners natin and of course, mga teachers natin from Schools Division of Isabela. Tama, no? So, mamaya, babatiin ko ulit sila pero sa pagkakataong ito, pakita muna natin ang ating most essential learning competency na nakagagawa ng bang nagsusulong ng tanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Tutor Ed? Ayun, Tutor Lea, maraming salamat. That is our most essential learning competency for week 7, quarter 3. And of course, yung ating mga layunin sa hapong ito, inaasahan na pagkatapos ng ating online tutorial session, ay una, natatalakay ang iba't ibang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. At ikalawa, nasusuri ang epekto ng mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian sa mga mamamayan sa lipunan. Yun yung ating mga layunin. Okay, so nakakatuwa yung pagbibigay diin ni Tutor Ed sa mga salitang pangmalakasan ngayong hapon. So kanina pa binabanggit Tutor Ed yung salitang hakbang. Sabi sa wakas, in every action, there is always a reaction. Kaya tingin po, ready na sila sa isang ma-action na hapon na pamamagitan ng ating online tutorial. And on that note, Tutor Ed, sa tingin po, tumungo na tayo sa isang gawain na magbibigay kaalaman or magbabalik sa ating mga cutie tungkol sa mga nakaraang topic. Panuto natin, yes, Tutor Lea, ang limang terminolohiya na may kinalaman sa proteksyon at pagtaguyod sa karapatan ng mga individual sa lipunan natin sa kasalukuyan. Okay, so bigyan natin sila Tutor Ed ng panahon. Okay, hanapin nila ang lima. Tutor Ed? Yes, at habang hinahanap ng ating mga online tutees ang mga kasagutan sa ating puzzle, no? This afternoon, binabati lahat natin, lahat ng mga naka-online ngayon at nakatutok sa ating online tutorial session. Ay, hindi ko na sila maisa-isa, pero we will select those na nakapag-comment. We have Christian Cortez, no? Watching from Ocampo National High School. We have also Shirley Aglugob Herminal. Herminal ba to? Good afternoon po, watching from San Mariano National High School, still in SDO Isabela.
yung teacher niya, si Shirley A. Herm, ayun, yun yung kanyang pangalan, yung kanyang section is Grayton Masigasig, subject teacher niya si Ma'am Rosalinda Gatan, and advisor niya, of course, same, no, yung kanyang ano, kanyang teacher si Ma'am Rosalinda Gatan. We have also Gillian Ibanez Manuel, we have Heidi Marie Bugasa, and Harky, tama po ba? Harky Ramos Dansalan. Good afternoon po. Watching yeah. from San Mariano, NHS, SDO Isabela. Tutor Lay? Ayan. So nakakatuwa ang mga sagot nila, Tutor Ed. Sumisigaw, umaalpas ang salitang women. And on that note, tayo ay nasa March 31st, last day ng Marso, and yet we are still celebrating Women's Month. Okay, Tutor Ed, yes. may nakikita ako ditong sedaw. Ikaw, anong nakikita mo sa ating mga chat box? So, ayan. May mga sumagot ng women. We have Sidaw. We have, ayun, Sidaw. Halos lahat sumasagot ng Sidaw and women. Merong sumagot ng women's. Women, Sidaw. Ilan bang words meron tayo, Tutor Lay? We have five. Lima. Diba? Ayan, may pangatlo na. May pang-apat na. May nakatlo na. We have women's okay. desk. Ayan, so sumagot si Hansalyn, nakita ko siya, nakita mo ba siya, Tutor Ed? Okay, yes, so yes. Women's desk, women's, mm-hmm. correct? So, ayan, may mga sumagot ng Republic Act 9710. Ayan naman, talaga naman, ang bilis. Bowsy, may nakita ko, ha? Congratulations. Mm-hmm, mm-hmm. Also, we have the RA 9710. And finally, ayan, may nasagot ng Yogyo Heart, Leslie May. So you have Lyra Joy and Philip Ray. All right. So, ito lang ba, Tutor Ed, yung ginawa ng ating pamahalaan? I believe there's more, diba? Dahil diyan yes, tayo ay magpapatuloy na. Na very good, thank you sa mga online learners natin. Okay, so palalimin pa rin natin yung konsepto ni Tutor Ed, no? Sino-sino kaya mga online learners ang pinoprotektahan ng mga nabanggit niyong kasagutan na lahat ay tama sa ating word read? Ayan. Siguro, feeling ko tatlo eh. Diba? Okay. So, habang hihintay natin, afternoon, Prince Dolo, Medrano, okay, sino kaya yung mga pinoprotektahan ng mga nabanggit kanina? Okay? Yeah. Yes. Ayan, sino-sino kaya ang mga pinoprotektahan ng mga batas? May sumagot na, Tutor Ed, right? Yes, Tutor Lea, may sumagot. Sabi ni, ayun, medyo mabilis. Sabi ni Rainiel, ang mga kababaihan at kanilang mga anak para sa VAWSI, yung tinatawag nating Violence Against Women and Children. Napaka-kompleto naman, napaka-kompleto. Ano pa kaya yung hindi nabanggit, Tutor Ed? Lalo na yung patungkol sa Yogyo Heart, ah. Baka meron tayong sumagot dyan. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Ayun, maraming sumagot, Tutor Lay, ng mga kababaihan, mga anak nila. Pero of course, yung word natin na Yogyo Heart, sino kayang pinoprotektahan nun? Ayan, si Jude Michael Botardo, LGBT. So, ayan. Mm-hmm. Okay, very good si Jude, no? So, lagi nating kaagapay, lagi nating pinaprotektahan din ang mga miyembro ng LGBT community. So, nakuha nila ng tama, Tutor Ed, no? So, balikan yes. ulit natin to. Dito na papasok yung ating umaatikabong diskusyon, Tutor Ed, para sa ating mga online learners, no? So, naaalala mo ba, Tutor Ed, ang invisible minority na pahalo ni Hillary Clinton noong 2011? Yes, no? Yes, ano kaya yung sinabi ni Hillary Clinton? Sino kaya yung tinutukoy niyang invisible minority? Mga online learners natin, type mga in. Online learners natin, sino kaya yung tinutukoy na invisible minority? Kasi hindi daw sila nabibigyan ng nandito sila sa community pero they are considered invisible kasi hindi sila parang napapansin. Parang hindi ramdam, yes. ano, Tutor Ed, no? Mm-hmm. Sino kaya yung mga yon? Ano kaya yon? Who are they, no? Okay, so meron ba tayong sumasagot? Ayan, medyo mabilis yung mga kasagutan ng ating mga online tutees this afternoon, Tutor Lay. Oo nga eh. Okay. Ayan, sabi ni Heartsy, sabi niya LGBTQ. Ay, hindi pa siya masyadong sure. Pero, of course, tama yung sagot ni Heartsy.
That's LGBTIQ plus community. Yung sinasabi nating invisible minority ayon kay Hillary Clinton, sila yung mga kabilang sa LGBTIQ plus na community. Hindi sila, tinatawag silang invisible minority kasi though merong nangyayaring violence, may mga reported cases no of violence, discrimination, no, even prejudice in their community, pero hindi sila masyadong hindi masyadong nabibigyan ng pansin o hindi ito masyadong nararamdaman. Kaya kino-consider silang invisible minority. And of course, the government should have to do a step no para ma-reconsider yung kanilang role at yung mga iba't ibang mga karahasan na nararanasan nila. Hindi lamang sa kalalakihan, hindi lamang sa kababaihan, pero across gender po. Yan, so talaga namang napaka-active na online learners. At ang pangalawa diyan, Tutor Ed, siyempre naaalala ko ang mga tala ng most powerful people in the world ng Forbes magazine noong 2018 na kung saan sa napakarami o napakahabang listahan online learners, lima lang ang kinonsider noong 2018 as the most powerful people. Kinabibilangan yan ng Chancellor ng Germany, si Angela Merkel, Prime Minister ng UK, si Theresa, May, Christine Lagarde, yung pinaka-head ng International Monetary Fund. You also have there Mary Barra, CEO ng General Motors. And lastly, ang CEO ng Fidelity Investment na si Abigail Johnson. No, Tutor Ed? Ba't kaya ganun? Pero sa kasalukuyan, medyo umiikot na yan, nag-evolve na. Kaya nga, nothing is permanent, di ba? Pero it's a good thing also, Tutor Leia, na meron na mga kababaihan na consider as part of that group, di ba? Kasi before, halos mga kalalakihan yung na-recognize. Pero it's a good thing, no, in 2018. And of course, at present, meron ng mga na-recognize na mga kababaihan. This means na meron nang talagang tinatawag na gender equality. Hindi yung hindi lang siya naka-align lang doon sa makalalakihan, pero of course nabibigyan ng pagkakataon lahat ng gender. Yeah. So madagdag natin kay Tutor Edwin, wala gender, kung may gender equality na, in other words, yung gender gap, 'di ba, Tutor Ed? Wala na siya. Paikli ng paikli na yung isi ng tinatawag nating gender gap. And lastly, Tutor Ed. Ayan, ang partisipasyon ng kababaihan sa politika ay higit na mababa kumpara sa kalalakihan. Pero as of now, I believe sa Pilipinas, parang equal na, di ba? Kasi anyone can run. And of course, anyone can express, no? If you're going to express your idea regarding sa political, you are active with politics, that means you are given an opportunity, equal opportunity to participate in the governance ng ating gobyerno. So sa Pilipinas, equal tayo regardless of gender, di ba? Correct. Napatunayan niya ng kasaysayan natin when Corazon Aquino won and Glomac, no, Gloria Macapagal Arroyo. All right. So dagdagan natin 'yan, yung mga bagay na 'yan. Ayan. So, dito naman, medyo nakaka-intriga to, Tutor Ed, no? Sana mag-participate yung mga learners natin dito, no? Sabi dito, according to this statistics, mataas yung workers participation rate ng mga lalaki na may 73.9% kumpara sa aming mga babae na naglalaro lamang sa 46.9%. At according yan, very latest PSA. Ano kaya sa tingin nyo mga online learners ang dahilan? Bakit konti lang ang naitatalang mga kababaihan na nagtatrabaho? Tama ba, Tutor Ed? Tulungan natin ang mga online learners natin. How are we going to explain ng mas simple yung labor force participation? Bakit kaya mas marami ang mga kalalakihan na nagpa-participate sa labor force kumpara sa mga kababaihan? Saan kaya yung mga kababaihan ngayon, Tutor Lay? Na, kumbaga, bakit mababa lang yung 46.9? Oo nga. Hindi nga sa tumuntong na 50%, di ba? Yes. Very alarming. Mm-hmm. Diba? Okay. So, tanong tayo sa mga online learners natin, ano kayo mga factors or dahilan? Magbibigay ako ng factors sa Tutor Ed, ha? Pwede ba nating i-consider, halimbawa, ang early marriages? Ang early marriages or ang pagiging pagpapamilya? Can we consider that? Yes, pwede po yun. Patingin mo, Tutor Ed? It could be a big factor. Mm-hmm. Kasi with our culture, di ba?
sa kultura natin, hindi talaga kultura natin na yung babae ang nagtatrabaho sa pamilya. Ayan. That Ayun. Is correct, Shooter Ed. Ed, go ahead. Yes, sabi ni Jude Michael kanina, yung sagot ni Jude Michael, sapagkat mas itinuturing na mas malakas ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Pero doon papasok yung tinatawag nating gender equity. Kasi meron namang mga trabaho na suited for men, saka meron din namang mga trabaho suited for women. Mm-hmm. Sir, katanungan sir, what if sir yung babae, pwede ba siyang mag-construction worker? Yes, of course, pwedeng mag-construction worker yung babae. Pero yung trabaho na kayang-kaya niyang trabahuhin, hindi pwede na kung ang lalaki ay nakakabuhat siya ng 5 sako ng semento, hindi naman pwede na ipabuhat mo rin yung 5 sako ng semento sa kababaihan. Kumbaga, kung ano yung kaya lang niyang mabuhat na semento, ilong yung ibibigay na trabaho sa kanya. Pero of course, they are given an opportunity to be part of any work, no? Yes, ayun. Definitely. Sabi ni John Angelo Brunil, no? Norms of the society po. Nakakatuwa kasi mga terminolohiya ng mga online learners natin, talagang level up. Okay, di ba? Madagdag ko lang dun, sir, no? Culture-based na, remember, yung patriarchal and matriarchal na mindset. Sa Philippines kasi, we're after yung patriarchal, no? Good thing ngayon, pantay na o yung tinatawag natin medyo egalitarian. I'm sure alam yan ng ating mga online learners. Ayan. So, yes, yung egalitarian po natin na term. Oo, di ba sir? Mm-hmm. Additional, do you have additional on that? May nabasa kasi akong kasagutan din kanina. Merong sumagot ng, sir, kasi mostly daw ng mga trabaho ay suited for men. Especially yung mga trabaho na kailangan ng lakas. Like yung pagiging like sabihin na lang natin yung mga casual na mga trabaho like yung sa pagko-construction, sa driving, 'di ba? Halos especially yung mga malalaking mga sasakyan. Mostly mga kalalakihan talaga yung Yes, yung mga 10-wheelers, yung mga pero hindi ko naman sinasabi na hindi kaya ng kababayan. Kaya din of course ng mga kababayan, pero mostly yung makalalakihan yung nandoon sa mga ganung work. Dagdag ko rin naman, Shooter Lay, siguro can we also inject na may mga kababaihan kasi na they more focus on their academics. Kasi yung makalalakihan, hindi masyadong, like, di ba, kung titingnan natin sa school, halos ng mga focus ng mga, mostly academic is mga kababaihan. Siguro we could attribute that one. Kasi may mga kalalakihan na in their younger age is nagtatrabaho din sila. Yes naman. I think, kaya yun, oo, tayo, yun, no? I-count natin yan. Mm-hmm. Yes, Shooter Lay. Shall we continue? All right. Nasa nakakatuwa ang palitan ng mga topics or idea. Okay. Mm-hmm. So, tanong natin kanina kung doon lang ba nahinto sa bousing, sa women's desk, etc. Sa online learners, hindi. Kasi katulad yan ang pati namin sinasabi ni Shooter Ed, nothing is from everything evolves and develops every day. So, eto na tayo, pupunta na tayo. Ano nga may mga karagdagang proyekto na itinaguyod ng ating gobyerno at sa kapakanan ng mga binabanggit natin kasalian noon-noon pa. Okay, mauna na ang Tutor Ed? Okay. Yes, Tutor Ed. So, mauna dito ang TESDA. Okay? Ang TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, hakbang, halimbawa nito, nagkaroon ng bang ahensya na ang mga bus companies na banggit ni Tutor Ed kanina na kumuha ng mga babaeng driver na tinuruang magmaneho. At suportado ito ng Metro Manila Development Authority kasi nga katulad natin na nakikita natin sa daan, mostly ay mga kalalakihan, no? So dito, binigyan ng oportunidad ang mga kababaihan. Tutor Ed? Of course. And of course hindi lang sa pagmamaneho. Meron din kami ditong mga kababaihang mga konduktor, Shooter Lay. Ay, yung biyahe na sa lugar niyo. Yes. Wow. From yung biyaheng from Butuan to Cagayan de Oro. Halos lahat ng mga konduktor. O merong mga bus companies na yung kanilang mga konduktor ay mga kababaihan. And ayun, that's also a good
Yes, totally. That's also a good program, no, for test done na sinasanay yung ating mga kababaihan with the technical skills. Na at least alam din nila, meron silang nalalaman ng mga skills na maaring pagkakakitaan din nila. Kaya ang salitang technical chooses no gender. On that note, yes, let's move on. Diba? After test da, ano pa ba? Okay, Tutor Ed. Yes, we have... Ayun. May mga iba't ibang kumpanya katulad ng he4she.org o yung organization, pinag-isang kumpanya ng UN or United Nations Women para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian noong ika-20 ng Setyembre taong 2014 sa pangunguna ni Emma Watson. Ayun, isa sa ayun, malaking role ni Emma Watson is yung dito parang isa sa nag-stand siya as ambassador, di ba? Ng iba't ibang kumpanya. O yung pinag-isang mga kumpanya para for women. Ayan, sabi ni Jude, Mike, ni Jude kanina, sa kanila rin daw may tricycle driver na babae. So, alam kong kilala nila si Emma Watson, sir, eh, kasi patterhead itong mga batang ito, eh. Sigurado tayo dyan, no? So, nakakatuwa lang dito na nagkaroon ng migrasyon mula sa mundo ng entertainment or pinilakang tabing na kung tawagin natin sa Tagalog, ay meron silang malalim na kamalayan at advocacy at tungkol sa tinatawag nating pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, no? Idagdag ko lang dito, Tutor Edwin, let us not give feminism a bad name, no? Ang pagiging feminista ay hindi siya isang negatibong terminolohiya, lalo mo sa konteksto ni Emma Watson na ang sinabi niya dito ay dapat he for she, magkatuwang, magkasama, magkakampi ang babae at lalaki para sa isusulong na pagbabago ng pagkakapantay-pantay ng parehong kasarian. Agree ka ba, Tutor Ed? Yes, of course, Tutor Lee. Kasi it shouldn't be na merong isa na sa taas na isa sa baba. Pero it should be a partnership, no, between different gender. Especially yung gender ng male tsaka ng female. And of course, those other gender in society. Correct. Kaya nga dahil dyan kakanta ko, habang may tatsulo at sila ang natuto, di matatapos itong gulo, right? So let us not be after the shape of the pyramid. Okay, so let's move on. Ako ulit to. Ganda ba ng boses ko, online learners? Ano yun? First time yun in Philippine history. Okay, so Philippine Commission on Women. So trivia, ang dating pangalan niyan ay National Commission on the Role of the Filipino Women. Dito na kaya saad dito ang Labor Code at ang Republic Act 6725 na binanggit ng ating online trivia kanina natin mamaya, na kung saan binibigyan dito ng kalinawan kung ano ang dapat na maging kondisyon ng mga kababaihan sa konteksto ng trabaho or employment. At pasok din dito yung Magna Carta na or RA 9710. Okay? So ano kaya ang pwede nating sabihin dito, Tutor Ed? Ayun, I would like to quote yung sabi ni Jude Michael kanina. Ano? Sabi niya, kasi ngayon nang pumasok Tutor Lee, sabi niya, partnership of all genders will lead to equality. That's a very good concept, no? Kasi kung hindi lang isa, kung meron isa na dominant, of course, hindi yun magkakaroon ng equality kasi the other one would feel inferior to the dominant one. Pero if the term is partnership, then eventually magkakaroon sa ng equality. What is something to do with this kind of yung mga batas natin, no? Especially yung batas natin for Magna Carta natin for women. We have also yung Republic Act 6725 na kung saan binibigyan ng equal opportunity lahat ng mga kababaihan sa Pilipinas. And of course, when we say equal opportunity with kababaihan and kalalakihan, it doesn't mean na sila lang yung ipaprioritize. It means it is a partnership. It is a common or it has an equal understanding towards how we view gender. Yun yung gustong i-highlight ng mga batas na ito. Kasi walang batas before nito. So, it should have an equal understanding towards the opportunity among different genders. Especially yung women. No, na maging equal sa with men. Tama. Siguro dagdag natin, Tutor Ed, yung tinatawag natin quality employment opportunities. Diba? Yes, that's a very good and substantial term. Thank you, Tutor Ed. Ayan, thank you also to Jude, no, for that
statement. Very ano yon. Very valuable sa meaningful. Yes. Yan, it's a good thing, Tutor Leia, na yung mga online tutis natin. Meron silang mga reflection and also insights, no, of themselves, no? At their younger age, no, makikita natin na they are really the hope of our nation because of this common understanding, no, towards different issues in our society. Ayun, binabati natin si Paula, kapapasok lang ni Paula. Hi Paula. No, sabi niya Paula Molina, no, 10 auditions listening and watching from LFG Jamantina National High School, Kabatuan East District, Isabela pa rin, SDO Isabela. Ayan, Tutor Lay. Yes, no? So, tama yung lahat ng sinabi ni Tutor Edwin kanina, talagang napakagaling. Ngayon, punta naman tayo dito sa iba pang proyekto ng ating government agencies na tinatawag nating GAD or Gender and Development Plan and Budget, no? So, bakit siya may budget? Kasi para masiguradong sapat ang mga programa at serbisyo sa kababaihan, kailangan maglaan ng 5% ng kanilang budget ang mga ahensya ng government. No, katulad kami, sir, sa Olongapo City National High School, meron kami mga proyekto na nagpo-promote ng gender and development and gender equality. Ikaw ba, Tutor Ed, meron ka na kay schedule na activity sa inyong division? Actually, meron po kaming mga activities na kinundak before. Actually, ang dami, Tutor Lay, na meron kaming kinundak dito sa aming school. And most of the activities na pina-fund is mula po sa tinatawag nating school MOE, na kung saan yung 5% po noon is naka-reserve po yung sa tinatawag nating mga GAD activities. Of course, meron tayong mga GAD coordinator. Sila po yung gumagawa at nag-i-implement ng iba't ibang mga activities. Katulad ng na-share ko before, 'di ba, nung nag-conduct kami ng ano ng feeding program. So isa 'yon sa mga activities na consider namin as part of GAD. Though ano 'yon, mostly donation yung nalikom namin, pero there are activities pa rin in school which sponsored by the 5% of the MOE. So mostly may mga activities and training na ginagawa dito, nag-invite ng mga speakers, may mga virtual activities, merong mga sharing of experiences. Ayun, let us quote also yung sabi ni John Angelo J. Brunel. Sabi niya, mamaya pa po klase namin sa economics, kaya dito muna ako. Haha. Oh, hello sa iyo, John. Happy watching. Okay. So, meron din dito, sir, naging mainit to ang SOGI bill o ang political na paglahok ng LGBT. Pinangunahan ito ng ating kasalukuyang senador na si Rizzo Ontiveros, na kung saan, ang sabi niya, kinakailangang maiwasan ang discrimination, lalo na kung ito ay may kinalaman sa usapin ng orientation at gender identity. Diba, Tutor Ed, no? So, pasalamat tayo na mayroong mga movement na ganito. Mm-hmm. Kung titingnan din natin si Tutor, si Senator Riza is babae siya, pero she's also part of the SOGI bill. Yes. Diba? Diba? It's a good thing na hindi lang, it's a good thing na hindi lang naka-restrict doon sa kanyang gender yung mga batas na ginagawa niya. Of course, may mga batas din siyang ginagawa for the LGBT. Ayan, holistic ang kanyang view. Yes. Ayan, sabi niyan ano kanina ni Jude Michael, meron din daw mga projects sa kanilang school na sponsored din ng GAD, o yung GAD po yung main concept o main ano, parang main theme ng kanilang activity. That's a good thing na involved din yung ating mga students, of course. Yes, very good. No? So, punta tayo, sir. Are you familiar, Lad-Lad? Isa itong political na partido or party list, no, na inilaan, particularly sa mga kapatid natin na LGBT. No? Sila ang tumitingin sa kapakanan ng nasabing komunidad. So, tungan natin yan. Okay? So, sir, any idea? Okay, number one dyan. Yung tinatawag thank you, Tutor. Yes, yung tinatawag natin refiling of the anti-discrimination bill, no, which gives LGBT Filipinos equal opportunities in employment and equal treatment in schools, hospitals, restaurants, hotels, entertainment hotels, yun ba yun? Centers and government agencies. Of course, meron din kami ditong Tutor Lake, Ladlad Caraga. Meron ding group of LGBTIQ+ community dito. Yung Ladlad Caraga, it's
a non-profit organization, a non-governmental organization na parang branch yata sa ng LADLAD, no? Ng national organization na yan. And isa din sila sa mga, kumbaga nag-move na magkaroon ng ordinansa dito sa aming city with regards doon sa anti-discrimination towards LGBTIQ+. Katulad din na nakalagay dyan sa ating slide, ganyan din yung naging provisions. Ayan, so nakakatuwa, no? Sana all may mga ganyan. Parang meeting all the needs of everyone. Number two, refining of the bill to repeal the anti-vagrancy law that some unscrupulous policemen used to extort bribes from gay men, without ID cards. So medyo mabigat to Tutor Ed, no? So may mga nababalitaan tayo na mga usually member ng ating third sex community na nababalitaan natin dinadampot and sila ay dinadala sa himpilan ng pulis sa hindi malinaw na kadahilanan at sila ay nakakaranas ng, let's say, mga gawain na hindi naman dapat sana nilang nakukuha bilang anyo ng pagtrato sa kanila, no? So, dito nakikita yung mga hindi dapat natin makita, yung mga tinatawag natin brutality and abuses, kung kaya naman isa sa provision ng LADLAD bilang party list, yung pangangalaga sa kanilang mga miyembro patungkol dito. Okay? Yes. Ayan, pagbibigay ng proteksyon sa mga miyembro ng LGBT. Ayan, let us proceed, Chotor Leia. Okay. Number three. Okay, Chotor Ed. Ayan, we have number three provision o yung ika-third item natin. Setting up of microfinance and livelihood projects for poor and differently abled LGBT Filipino. So, it is a good movement, no, na hindi lang nakasiklud more on protection yung batas, pero it also gives, no, yung tinatawag nating livelihood program or projects for the members of LGBTIQ+ community na mga Filipino na member sila ng nasa mga marginalized sector. Correct, no? Kasi hindi naman lahat ng LGBTIQ+ na member ay yun. Maganda yung kanilang estado ng pamumuhay. Pero meron ding mga nasa marginalized sector. And of course, binibigyan sila ng livelihood projects. So, i-consider dito yung socio-economic status na mga kapatid natin mula sa community na yan. Okay? Yes. Number four, setting up of centers for mature age gays, kasama rin yung mga driven out of their homes. So, ang mga center na ito ay nagbibigay ng legal aid and counseling, particularly sa mga relevant issues on sexuality katulad ng HIV, AIDS, and reproductive health, no? So, dito sa aming SBO, may mga online learners and tutor. So, ang municipalidad ng Olongo po ay mayroon ding mga proyekto katulad ng ganito, particularly yung tinatawag nating legal aid and counseling, no? Para sila habang nagkakaedad, habang yung mga bata na kabilang na dyan, ay sila ay nabibigyan ng malinaw na kamalayan. Ano ang dapat, ano ang pwedeng gawin para makaiwas at para makaahon mula sa mga bagay na ganyan kung sakaling sila may nakaraan. Yes, Tutor Lay. And that's also a good, it's a good provision na, of course, tumatanda tayo. Even yung mga part ng LGBTIQ+ community ay tumatanda rin. So it's a good thing na nabibigyan din sila ng ng isang center na doon din sila kumbaga for the last ng kanilang life, they still enjoy, you know, their life. And of course, I would like also to share, if you are familiar with Berta, I don't know if familiar ka sa kanya in Cebu, isa siyang membro ng LGBTIQ+ community. Accordingly, she's a teacher before, tapos parang victim siya yata sa ng violence ng kanyang boyfriend before. And then naging palaboy-laboy siya for how many years. And there's this agency na kumupkup sa kanya. And this time, okay na yung kanyang, yung kanyang status. Like, naging part na siya ng community and she's also a formator of that community. Yes. Kailangan talaga lang, Tutor Ed, acceptance and support system para maging, Dagdag ko na din po, Tutor Lee, kasi dito rin sa Butuan, our government also is offering different activities and different programs for those issues like HIV and AIDS and also reproductive health. Yung aming government, of course, I believe
all the national government and even local government implements this one. Meron tinatawag tayong mga free HIV testing. Of course, libre yung gamot for HIV. And of course, libre din yung information dissemination, no? In even in the remote areas with regards to the yung tinatawag nating HIV. No, at yes, least parang Jude tinatawag Michael. Natin education. Yes, sabi ni Jude Michael Tutor. Si Bertha daw yung matalino po na na-picture ni Miss Jessica Soho sa kanyang show, GMA7. Yes, sa kanyang program. And yun, it's a good thing na si Bertha ngayon ay he's in the good hands na. I believe yung name yata ng agency yung ano, yung parang center is Safe Haven, yun ba yun? Safe Haven, ayun ba yun? Ayan, syempre. If I'm not mistaken. Oo. Okay. Sports nila yun. Ayan. Ang dami nilang natututunan, no? So, histo facts tayo, sir, no? So, Pro-Gay Philippines, na may advocacy ng pagkalinga at edukasyon, liyempre yan at ang focus niya ng LGBT, higit doon sa youth and the aging sectors, and trivia, unang Pride Parade noong June 26, 1994, across the entire Asian region. Diba? Mm-hmm. So, additional facts yan. So, punta na tayo, tutor, sa kanilang evaluation and assessment. Okay. Yes, so, for our last part, for our tayain, gawain six facts or bluff. So you're going to just type on our comment section kung ito ba ay fact or bluff. Una, babasahin at unawain natin yung mga payag at isulat yung fact at bluff. Kung fact kung ito ay tama at bluff kung ito ay mali sa ating comment section. And of course, don't forget to write also the number so that malaman namin ni Tutor Lay kung anong number na yung sinasagutan ninyo. Okay, so let us start for... I think our online learners are ready kasi laging ready naman yan sila. For number one, higit na mas marami ang kababaihan na kinilalang pinakamakapangyarihan sa daigdig ng Forbes magazine kumpara sa kalalakihan. Is it a fact or is it a bluff? Ayan, ang bilis nila sobra. Yes. Okay, bluff na bluff ba? Alright, so tama okay, the na. Correct answer is... Ayan, bluff. Wala. Sabi ni Jude Michael, sabi ni Philip, and also Harchi, and yan, Jan Angelo, bluff. Chatterley for number two. Okay, sa ating bansa, ang bilang ng mga babaeng nahahalal sa iba't ibang posisyon ay mas kaunti pa rin kumpara sa kalalakihang mga naluluklok or naiboboto. Okay, number two, fact or bluff? Yan, is it a bluff or is it a fact? Mas marami daw yung mga naihahalal na mga kalalakihan pa rin, di ba? Or kaunti yung mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Okay, ayun, so that I think... is a... Fact! Chatterley, yes, that's fact. Ang galing nalagay number three, Chatter Ed. For number three, dapat makamit ng bawat tao ang patas at epektibong proteksyon laban sa diskriminasyon kahit ano pa man ang basehan. Is it a fact or is it a bluff? Dapat makamit. Okay, so the answer is, tingin ko sumasagot na sila, it's a fact, no? So dapat talaga meron kasi ang mga batas na Tutor Ed ay naka-angkla pa rin sa Universal Declaration of Human Rights. And that is universal. Okay. Very good. Number four. Sir, it's your turn. Ayan, for number four, congratulations sa mga nakatama ng sagot for 1, 2, 3. For number four, ang he4she.org ay isang pinag-isang kampanya ng UN Women para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Is it a fact or is it a bluff? Ayan. Ayan, may mga sumasagot pa. Itay natin. Is it? Ayan, nauna yata. Okay, no? He for she. Ayan, ang galing ni Philip Ray. Manzara, no? Yes, that's fact. And, yan. Number five, Tutor Lay. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality ay naglalayo ng pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat ng anuman. Sa lahat, anuman ang kasarian. Yan. Parang ito yung core idea ng quarter 3, Tutor Ed, di ba? Yes, yes. Mm-mm. So ano kaya ito? Is it a fact or is it a bluff? Okay, so magot sila, Tutor Ed. Ayan, nag-uumapaw ang fact.
Okay, so pakitype yung ating total score kung nakakuha tayo ng 5 over 5 or 4 over 5. And of course, do not be disappointed no, kung ano kung mababa yung score natin. Kaya nga tayo nagpa-participate sa ating tutorial session para tayo ay matuto. Of course, Tutor Lay. Ayan, no? So habang tinatype in nila ang kanilang perfect score, itong QR code, suggestion, scan, flex natin. Okay, tayo pa rin ba yan? Ang saya natin dyan, di ba? And Tutor Edwin, congratulations again. No? So huwag silang aalis, susunod na sila Tutors Eric and Jocelyn para sa Understanding Culture, Society, and Politics. It's me, Tutor Lay, hanggang sa susunod na linggo. Ako naman po, yes, Tutor Lay, maraming salamat. Ako naman po si Tutor Edwin mula sa Division ng SDO Butuan City or Division of Butuan City na nagsasabi na maging malawak at maging mapalalim ang pag-unawa sa ating araling panlipunan, lalong-lalo na sa mga konseptong may kinalaman sa atin bilang isang mag-aaral at mamamayan ng ating bansa. At abangan natin si Tutors Eric and Jocelyn for Understanding Culture, Society, and Politics. Kung meron mga komento, question, you can email to edtech@deped.gov.ph. Marami pong salamat. See you next meeting or next week.